Yeah. Sino ba yung mga kandidatong yan na naglakas loob na sabihin na zero sila sa in-kind contribution? So mga kababayan, aniwala ba kayo itong pag-sumiti ni Lenny Robredo ng kanyang statement of contribution and expenditures ay walang tinatagong anomalya? Na ika nga, siya ba'y nagsasabi ng totoo? Kasi napakarami, kasi mamaya mapanood natin dito sa tinilakay ni Professor Tonton Contreras patungkol sa Only Boss Election Code, patungkol sa mga dapat ilista bilang isang politiko o dapat mo isubmit yung mga bagay-bagay na dapat ilista. Halimbawa, yung in-kind of contribution, nakapagtaka kasi itong kay Lenny Robredo, bakit zero? Samantala, napakarami niyang volunteers. Marami tayong nakikita, nagpe-print ng mga t-shirt, nag-house-to-house campaign. Dapat daw yan ay nakalista at nakikita natin yan sa election code ng COMELEC na nandoon pala na malinaw na nakapagtaka. Ang nilista lang ni Lenny Robredo in cash. Yung cash na contribution. Pero yung mga donation ay hindi inilista nitong Inday. Wow! Transparent niya siya mga kababayan. Napaka-transparent, ang galing. Grabe. So, angat buhay nga talaga siya. So, mga kababayan, dahil itong mga pinklawan ay kinu-question itong susi ni Bongbong Marcos, laki daw ang ginastos ni Bongbong Marcos, mabot daw ng 600. Tingnan natin muna para hindi tayo maligaw. 624 million ang ginastos ni Bongbong Marcos. So, ngayon umaalma itong kampo, baga mga supporters ni Lenny Robredo, until now hindi pa kami nakapag-move, no? So, puntahan natin, no? Kasi pagkatapos itong video na ito ay mayroong reaction dito si Dr. Antonio Contreras dito sa sinumiting mga susi ng mga susi nitong mga tumatakbong presidente, vice president na natalo nga ilan diyan at until now hindi pa kami makapag-move. So, dahil nga kino-question nila yung susi ni Bongbong Marcos, titingnan natin itong kay Lenny. Wala bang question kay Lenny Robredo? Napakaraming question. O na, number one. Mamaya makikita nyo doon itong sinasabi ni Professor. No? O na, mag-intro lang ako. Dito kasi sa in-kind of contribution received from the other source, ay dito palang palpak na si Lenny Robredo. Dito nakikita mo lang, ay dito palang sa part na ito mga kababayan, ay nagsisinungaling na yung pagsulat o kampo ni Lenny Robredo dito mga kababayan. Alam mo kung bakit? Napakaraming volunteers ni Lenny Robredo. Hindi naman cash yung iba dyan eh. Makarami nagpiprint ng t-shirt, nag house to house campaign. Ay ano yun? Bakit hindi nakapasok dito sa in-kind contribution received from the others? Dapat doon, nakabilang na nandun. Kasi gumastos, di ba? Nasabi kasi sa, mayroon kasi Only Boss Election Code na ang hindi lang daw bibilangin doon yung, halimbawa, kung volunteers ako, yung sahod ko lang, halimbawa, dapat ako sa sahuran dahil tumutulong, yun ang hindi na ibibilang dahil hindi ayoko na magpasahod, yun ang hindi ika-count. Pero, halimbawa, ako ay mayroon akong ginagamit na sarili kong pera na ikinangkampanya ko yan, halimbawa, ikinangkampanya ko sa Lenny, automatic yung pera na ginagastos ko, automatic ibibilang yan as a in-kind ng contribution. Contribution. Pero walang ipinasok dito sa kay Lenny Robredo na in-kind. So, sana punta yung mga volunteers ni Lenny Robredo na ngamote. yun ay napakarami. Tapos ang lakas yung ang lakas yung magsalita na sinasabi nyo sa gobyernong tapangat gobyernong tapat angat buhay la. Tingnan mo naman. Sa pag-submit lang ng susi ay palpak na. Diyos mio marimar talaga. Mga kababayan, ang lakas nyo. Ang lakas nyo pumuna dito sa part kay Bongbong Marcos. Pero hindi nyo pinupuna yung kay Lenny Robredo. Tuwang-tuwa na kayo. Mababa ang panon ni Lenny Robredo. Sino yung pinagnuloko nyo, mga kababayan? No? Maluloko nyo ba yung taong bayan na gising na, mulat na sa katotohanan ng pinagagawa? Sino bang naniwala dyan? Sino bang naniwala na sa in-kind contribution kay Lenny Robredo from the others ay zero? Ang nilista lang nila in cash. Oh! Sana yung mga volunteers mo? Napakarami ikaw nang nagmamalaki. Napakaraming volunteers ko ngayon. Di pa ganun-ganun ka pa sa kampanya mo eh. Tapos pala, zero-zero ka dyan sa volunteers in-kind of contribution from the others. Kasi kung titingnan natin dito sa ano kasi, mamaya ipapaano ko sa inyo,
papakita ko yung diniscuss ni Professor Tuntong Contreras para din sa inyong kabatiran, mga kababayan, para siyempre eh mas mainam na makikita natin katotohanan. Ano bang mali sa ginawa ni Lenny Robredo dito na bakit ay hindi niya ipinasok itong in-kind o contribution dito na dapat nagkaroon niya? Tingnan mo dito ha, kumpara natin kay Bumbong Marcos muna. Malinaw, kay Bumbong Marcos makikita natin na nagsasabi ng totoo eh. Kumpara kay Lenny na hindi nagsasabi ng totoo. Anong prueba ko dito? Kay Bumbong Marcos, eh, meron tayong nakikita, at least nakasulat dito in kind of contribution received from the others, eh, meron 4,200,000 si Bumbong Marcos. Yung in cash contribution lang from the other party, halimbawa mga politika, mga politiko, eh, wala 0-0. Pero dito sa baba, in kind of contribution received from the political party, in kind ha, in kind. Halimbawa, mga, pag sinabi in kind kasi mga kababayan, mga tulong yan, hindi in cash. Ibig sabihin, ako, si... Ang gamitin natin si halimbawa si bang gamitin natin politiko, si Romualdez halimbawa na, o Richard Gomez ay gumastos ng pera, sariling pera niya sa pangangampanya niya laban kay Bumbong Marcos. Halimbawa ginamit niya yung pera ay yan ay mabilang sa in-kind of contribution from the political party. Halimbawa itong politika niya, itong PDP laban at itong isang politiko pa partido ni Bumbong Marcos, gumastos. Ayun ay binilang. Ay, kaya umabot ng 247 million ang ginastos ng Inca Political Party mula sa mga grupo niya. So kay Lenny Robredo ay zero ito. Zero din itong in-kind. Wow, galing. Galing talaga, no? Galing talaga nitong transparent nga talaga, mga kababayan, itong kampo ni Lenny Robredo. Transparent sa, hindi ko manggit kung ano bang tawag natin dyan. Yan. Kaya nasasabi ko, bago kayo pumuna sa isang tao, tingnan nyo muna yung pinaglilungkuran nyo. Tingnan nyo mabuti. Di ba? Walang masama na tingnan nyo mabuti kung may mali ba. Bago kayo pumuna sa ibang tao, dapat titingnan nyo muna kung sarili nyo. Tingnan nyo muna. Tingnan nyo si Lenny Robredo. Oh. 0-0. Oh, nasaan na punta yung mga mga donors mo? Nasaan na? Lahat ng kampanya sa iyo, cash yung binigay sa iyo. Wow, ang galing mo naman. Nasaan yung sinasabi mo mga marami tayong volunteers? Marami tayong, 'di ba? Napakarami mong sinasabi mga ganun. So sana sila. Oh. Nasaan na sila ngayon? Di ba? Dami nagpaprint ng mga t-shirt mo. Nagpapagawa pa ng mga tarpaulin. Nag-house-to-house campaign. At yun, mga alien. Di mo na makita kung sino-sino yon. Wow. Then questionable. Kaya napakarami nagtatanong, ano bang nangyari dito kay Lenny? Bakit ganito yung sosie niya? Yung, di ba? Contribution expenditure. Ano ba itong sosie? Itong nakalagay sa taas. Tingnan natin. Ayun, statement of contribution and expenditures. Yun pala yung ano yun, no? So, makikita natin, dito pa lang sa pagsabit ni Lenny Robredo, ay may mali na. So, panoorin na natin itong diniscuss ni Professor Tontong Contreras para sa inyong kabatiran. Let's go to the next level, mga kababayan. You know, bilangin mo na contribution niya sa iyo sa paggagawa ng mga t-shirts, paggagawa ng mga decal, baller, dapat 'yon binibilang. Kaya imposible sa isang kandidato, lalo na at may mga volunteer ka, lalo na at sinasabi mo na ayon sa kampanya mo, lahat ng mga t-shirt mo, karamihan sa mga t-shirt mo, karamihan sa campaign parafernalia mo, lahat ng mga pangangampanya mo ay galing sa mga volunteer. Na zero ang in-kind contribution mo. Sapagkat in-kind contribution yung mga yan. So hindi na ako magangala ng kandidato. Ha? Sabi ko nga, ayoko nang bumalik pa. Pero kayo na ang bahalang maghusga. Sino ba yung mga kandidatong yan na naglakas loob na sabihin na zero sila sa in-kind contributions? Samantalang ang dami-dami nilang mga volunteers na gumawa ng mga sarili nilang mga parafernalias. Gumawa ng sarili nilang mga tarpaulin, gumawa ng sarili nilang mga gumastos. So, maring sabihin siya, pro, panghirap naman yata ang i-account niyan. Volunteer ka nga eh.
Eh, yun ang realidad. Kaya nakalulusot kasi walang mekanismo to monitor. Di ba? But I think it is incumbent upon the candidate. Di ba kung ikaw ay nagsasabi na tapat ka, gusto mong maging servisyong tapat, gusto mong pagsilbihan ang bayan ng tapat, hindi ka corrupt. Di ba? Hindi ba dapat yung sa simula pa lang sa pagkampanya mo, meron ka na yung mekanismo na, oh, yung mga gastos sa mga volunteers natin, ha, bilangin yan, i-monitor yan, kasi kailangan natin yan sa pag-submit natin ng sose. Baka tayo lumalagpas na sa itinakda ng batas na maximum na pwede natin gastusin. Diba? Hindi ba dapat ganun ang trato kung pinagmamalaki mong hindi ka corrupt? Diba? Hindi ba ganun? Maliit na bagay yan. Pero yung wala kang transparency sa paglalagay mo ng ano yung ginastos mo. At yung pagtalima sa kung anong nakalagay sa batas. Inuulit ko, yung volunteer po, ang hindi lang binibilang sa kontribusyon, yung dapat mong isweldo sa kanya. Volunteer nga yun eh. Iba po yan doon sa paggamit ng libre ng isang facility o helicopter o sasakyan. Kasi ang kunyari pinagamit ka ng isang politiko ng helicopter niya, pinahiram ka, yung renta dapat doon, donation yun sa'yo, in kind. Pero pag merong volunteer na magdo-donate ng oras niya para magsilbisyo sa'yo, dapat sana sinisweldohan mo yan, libre na yun, hindi yun bibilangin. Pero yung ginastos niya, gasolina, diba? Yung kanya ginasto sa paggagawa ng sarili niyang mga tarpaulin, diba? Paggagawa niya sa pagmamanufacture ng sarili niyang decal. Yung paggagawa niya ng kung ano-ano yung mga pinamimigay, diba? May mga namimigay ng kung ano-ano, meron pa kang pagkain na binibigay. Yung ginastos nila doon, dapat yun binibilang mo as contribution in kind because those are donations in kind. Ang daming butas ng ating campaign finance. Kailangan talaga itong i-reforma. In fact, si Commissioner Garcia, hindi na bago siya hindi na-confirm, di ba nagsabi na isa dapat yan sa ginagawa na ngayon? Una, kailangan lahat ng gastos ng isang kandidato bago pa man magsimula ang kampanya, binibilang na. Kasi nakakadaya na sila dyan eh. Imagine, nangangampanya ka niya pero hindi pa nakikredit doon sa maximum amount na pwede mong gastusin. Di ba nakakadaya? Ay, hindi lang yun, isang taon na unlocked sila. Lahat ng kandidato, lahat ng ginasto sila prior to the beginning of the campaign period were not considered in the 10 peso maximum or the 3 peso maximum or the 5 peso maximum imposed on anyone, whether you're a president or a candidate without a party or with a party. Or you are a political party. Hindi yung kasama sa bilang. Kasi nga, hindi ka pa kandidato. Wala pang kampanya. Kahit nangangampanya ka na. Lahat ng ginastos mo doon, okay, lusot ka na doon. Eh, pagbibigyan pa ba natin na itong mga ito lumusot pa sa pamamagitan ng paggamit ng mga volunteers? Eh, samantalang klaro naman sa batas. Sabakay, hindi lusot sa batas eh, kasi kung titingnan mo sa batas, klaro. Yung volunteer services lang ang hindi kasama. Yung babayan mo sa kanila dapat. Pero yung gagastosin nila para sa'yo, donation yun, in kind. Bilangin mo yun. Huwag mong sabing zero. Kasi pandadaya din yun. Of course, marami nagsasabi, masyado naman yata ang mababa ang 10 piso para sa isang presidential candidate. Eh kayo nga nasa-scandalize na kayo na gumastos si Bongo Marcos ng 692 million. Eh yan ang batas. Sa totoo nga, si Marcos dapat on her own or Lenny or anyone who is running for national office, you know, 10 piso. You know, times 65 million registered voters, that's about 650 million. Di ba? Eh, alaki nun. Pero kulang pa rin daw yun. So, yan ang sinasabi naman ng iba. Nagsimula po yan sa 1 peso, 50 centavos nung kopong-kopong. Lumaki na lumaki yan. Kasi, syempre, lumaki naman yung gasto. So, nagsasabi sila na, taasan naman natin. Ang proposal nga ng isang congressman dati, gawing 50 pesos. Ang problema naman pag sinet mo sa law, you need another law to change it. Paano kung mabilis ang pag-akyat ng mga expenditure? So, taon-taon meron kang ipapasang batas. Every election may ipapasakang batas para palitan. So,
Ako personally, huwag nang isabatas yan. Hayaan na lang ang committee kang magdetermina. May mechanism kung ano yung maximum na pwedeng gastusin under real conditions. Okay? So ulit, ang tanong, saan galing yan? Yung contribution na yan. So may pinanggagalingan yan. Yung sinasabing contributions in cash, pera, o contributions in kind. Okay? So himayin natin yung mga pwedeng panggalingan ng pera ng mga kandidato. Okay? So i-share natin yung screen. Mag-share ako ng screen para makita natin. Ano? Okay, hane. Ito yung Omnibus Election Code at ito yung sinasabi pagdating sa kontribusyon. Yung kontribusyon daw will include a gift, donation, subscription, loan, advance or deposit of money or anything of value or a contract, promise or agreement to contribute, whether or not legally enforceable, made for the purpose of influencing the results of the elections. However, it shall not include services rendered without compensation by individuals volunteering a portion of all or all their time in behalf of a candidate or political party. It shall also include the use of facilities voluntarily donated by other persons, the money value of which can be assessed based on the rates prevailing in the area. Himayin natin itong kontribusyon. So, pag merong isang tao na magbibigay sa iyo ng regalo o kaya donasyon o kaya pautangin ka o pa-advancing ka ng pera, ito ay bibilangin bilang kontribusyon sa kampanya mo. Okay? Now, kung meron man mga taong magpapagamit sa iyo ng facility, kunyari merong coliseum yung isang tao. At usually may renta yan. Paggagamitin sa iyo ng libre. Yung libre na renta sa iyo, yun ay bibigyan ng value. Kahit walang binigay sa iyong pera, dahil pinagamit ka ng libre nung facility, bibilangin niyo na parte ng contribution sa iyo in kind. Okay? Not in cash, but in kind. However, hindi kasama dito yung mga unpaid services. Pag nag-volunteer ka, kunyari, wala kang sweldo, hindi bibilangin yung dapat sana isweldo sa'yo. Hindi bibilangin yun. Kasi yun naman talaga, volunteer work yun. Okay? So, hindi kasama dito yung volunteer services na personnel. However, may magtatanong, paano po kung ako'y nag-volunteer na gumawa ako ng mga sarili kong pera, ginastos ko, kunyari, sa paggagawa ng mga campaign paraphernalias. Kunyari, nagpagawa ako ng mga tarpaulin at inilgay ko sa aking bahay. O kaya tarpaulin inilgay ko sa aking neighborhood. Ako mismo gumagawa ng mga pulietos. Ako mismo nag-print ng mga t-shirts. Ang libre lang doon na hindi bibilangin ay yung bayad sana sa iyo. Kasi kung ikaw ay nagtatrabaho sa kampanya, ginagawa mo rin yan, may sweldo ka. Dahil ginawa mo ng libre, hindi yun bibilangin. Pero yung ginastos mo, doon sa paggagawa ng mga t-shirts, paraphernalias, etc. Technically, dapat yun ay binilang na donation. In kind na yun. So it is in kind. It is a donation in kind. Kasi hindi pera ang binigay sa iyo, gamit na. So, medyo masalimot ito kasi pagdating sa volunteer work, ang hindi bibilangin sa kontribusyon yung serbisyo mo bilang isang tao na dapat sana iswinelduhan ka. Kasi parang katulad din yan ng venue. Eh. Yung venue kasi, kung binigay sa iyo ng libre, yung venue, yung renta dapat doon na naging libre na, yun ay bibilangin na kontribusyon in kind. Pinagamit ka ng sabungan, pinagamit ka ng pribadong, kunyari, yung sa Iglesia ni Cristo, di ba? Kung yung Philippine Arena, hindi ka pinarenta, o kaya binigyan ka ng discount. Yung hindi sa iyo pinabayad, iba-value pa rin yun kasama ng kontribusyon in kind. Iba po ang trato sa venue
o facility. Okay? Iba rin po ang serbisyo ng tao. Kasi kung volunteer work ako, nagbo-voluntaryo ako sa opisina ng kampanya mo at ginagawa ko yun dahil gusto lang talaga kitang manalo, hindi na i-evaluate yung sweldo na dapat isweldo mo sa akin. Hindi yun kasama. Pero, yung mga ginagawa ko, okay? Gumawa ako ng sa sarili kong pera, gumastos ako ng sarili kong pera para gumawa ng t-shirt. Ginamit ko yung sarili kong pera para gumawa ng mga ginamit ko sa kampanya, sa pangampanya para sa iyo, t-shirt, decal, baller, 'di ba? Kung gumawa ko ng sarili ko, ginamit ko sarili kong pera, yung amount na yon dapat yun ay donation in kind. In fact, sasabihin pa nga natin na baka nga yung mga gasolina ang ginastos mo sa pagbo-volunteer, dapat binibilang din yung kontribusyon mo in kind. Kasi makukompensate naman yan pagdating sa expenditure. Expenditure in kind na rin yun. So, hindi rin mag-neutralize yun. Kunyari, gumastos ka ng 10,000 sa paggagawa ng baller o campaign material. Contribution mo yun. In kind. Pero, pagdating sa expenditure, bibilang din yun na expense. Di ba? Gumastos ang kampanya ng 10,000 na dinonate mo, di ba? Sa mga paraphernalia. So magiging zero yung net. Ganun din yung gasolina. 'Di ba? Naggagamit ka pag pumunta sa mga rally, 'di ba? Dapat ganun okay, nag house to house ka, dala-dala mo, nag-travel ka, dapat yun ay binilang. Kasi yun contribution mo yun, yung panahon mo walang bayad dahil volunteer ka. Pero yung ginastos mo, dapat yun ay bibilangin na donasyon dahil gagawin din yun na expenditure. So nagka-cancel out din siya, kung sa balance sheet, nagiging zero din. Kasi whatever is contributed is now spent as well. So yun ang klaro. So kaya ako, nakakapagtaka kapag meron tayong mga kandidato na magre-report na wala silang in-kind contribution na natanggap. Lalo na kung ang sinasabi nila ay sila ay may mga volunteers na umasa sila sa volunteers sa paggagawa ng mga tarpaulin at t-shirt nila. Malino naman yun, di ba? May mga, I'm not just talking to one particular candidate. I'm talking to any candidate for that matter, whether it is local or national. Yung mga local candidates, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang in-kind contribution kung may mga volunteers ka na gumawa ng sarili nila mga paraphernalia para sa'yo. Yung ginastos nila doon, dapat binilang mo. Bakit binibilang yon? Para yon ay makasama sa pag-assess kung lumagpas ka sa expenses. Kasi pag hindi nga naman natin bibilangin yan, abay madaling lumagpas sa expenses ang isang kandidato. Di ba meron tayong 10 piso kada tao? O pag sa lokal, 3 pesos per person kapag may partido ka? O kaya 5 pesos per person pag wala kang kandidato? Registered voter, ang ibig sabihin ng person? Ngayon kung padulusutin natin yung mga ginagastos ng mga volunteers, eh puro na lang volunteer ang gagawin ng mga yan. Magkukunyari sila na may mga volunteer, bibigyan nila ng pera para gumawa ng mga dekal nila, palalagpas sa 10 piso, lalagpas sa 3 piso, lalagpas sa 5 piso na senyet ng batas. Yung gastos. So that is one way of getting around. Getting around the maximum requirement of the law, and that is not what nakakalusot na nga ang mga kandidato, 'di ba? Kasi 'di ba nagkataon na ang ating batas medyo vague. Na ibig sabihin niyan, pag ikaw ay hindi pa nagsisimula ang kampanya, hindi ka pa kandidato. So hindi ka pa pwedeng mag-commit ng walang early campaigning eh. Kaya lahat ng ginastos mo for the official campaign period, di nga 'yun nabibilang eh. Itong kinukover ng sose, lahat lang na mula nung day ng start ng campaign hanggang sa matapos. Yung mga ginastos mo prior to the declaration, prior to the campaign period, yun ay hindi kasama sa sose. Kasi ayon nga sa desisyon ng Korte Suprema, hindi ka pa kandidato. So hindi ka pa, yung gastos mo, hindi pa related sa kampanya mo. So yun yung realidad. Although, di ba, pinag-usapan na natin, hindi ito dapat palitan na yan. Pero yan po ang lumabas sa batas. So nakakalusot na ngayon mga kandidato na prior to the campaign period, gastos na sila na napakamaling pera, lagpas-lagpas doon sa 10 pisong binigay
o kaya lagpas doon sa 3 piso kung kandidato ka sa lokal na may partido ka, o 5 piso kapag wala kang partido, at yung 5 piso na binigay sa mga partido mismo, yun ay nalulusutan na ngayon ng kapag nitong realidad na prior to the campaign period, kahit anong gastusin mo, hindi mapapasama doon sa bilang na yun eh. Eh ano pa itong pag-volunteer, na pag-volunteer ka, lahat ng gastos ng volunteer mo hindi bibilangin. Hindi yun tama. Kasi ayon nga sa regulasyon, ito nakikita natin dyan, ayon sa regulasyon na yan, klaro. Klaro po. Na hindi lang bibilangin, basahin ko ha, but shall not include services rendered without compensation. Ang hindi lang bibilangin yung servisyo ng volunteer, yung sahod niya, pero yung dapat sana ay... So, di ba mga kababayan, mas malinaw na mayroong something dito sa pagsumiti ng susi ni Lenny Robredo. Di ba? Yung susi ni Lenny Robredo, talagang may susi. May susi talaga siya na tinatago. Hindi mo maintindihan eh, paano nangyari yan na zero ka sa in-kind of contribution, eh samantala napakarami mo nga na mga volunteers. At nakita din naman natin na iniisa-isa ni Professor Tontong Contreras yung mga dapat gawin ng isang politiko, pero bakit zero-zero nga kay Lenny? Kitang-kita naman na napakarami niyang volunteers, isang damakmak pa ng mga artista, imposible na nga, parte artista mismo nagkikinakampanya itong si Lenny, pero bakit zero siya sa kanyang tinatawag na in-kind of contribution? So, maraming nagtataka dyan. At hindi lang tayo. Ikaw mismo, nagtataka ka. Di ba? Bakit? 0-0 dyan si Lenny Robredo. Anong nangyari sa kanyang mga tinatawag na mga supporters? Ano yun? Hindi niya binilang? O baka naman sobrang laki nga talaga pag niya binilang. Baka lumampas nga siya sa taloktok ng building pagka binilang niya lahat yun. Kaya ang binilang niya lang yung cash contribution from the others. Yun lang ang binilang ni Lenny. Pero yung in-kind of contribution ay hindi niya binilang, kasi baka binilang natin na ito ay baka hindi na mag-cash siya yung ilagayan natin dahil sa laki nga. Sumobra na tayo sa limit. Yun siguro. Diba? Medyo nakapagtaka talaga. Bakit 0-0 nga siya? Diba? Maraming nagtaka. Bakit 0-0 ka sa in-kind of contribution? Diba? Doon siguro sa political party, medyo masasabi natin ay maintindihan natin kung 0-0 kasi independent ka eh. Sasabihin natin, independent ka kasi pwede mo gawing 0-0 yan. Kahit mayroon, pwede mo gawing 0-0. Wala naman kasing resibo eh. Pero kung inkay may resibo, talagang wala kang kawala. Nga lang, ay ang problema, wala nga resibo, basta isusulat mo lang dyan eh kung anong ginastos mo. Parang i-declare mo ng sarili mo, baga anis ka lang. Kung hindi ka anis, hindi lusot. Gaya nito nangyari. Eh, imposible naman na si Lenny ay 0-0 sa kanyang susi. 0-0 sa kanyang in-kind contribution, samantalang napakarami niyang supporters. O, kita nyo na mga kababayan ang pagkakaiba. Yung sinasabi nila transparency, ayaw namin ng corrupt, kalimutan ko na yung ginagamit nilang word. Parang may ano, di ba le, ayaw mo na. So, ang gentil dyan ng mga kababayan. Kita-kita sa ito ng video. Comment ko yung reaction. Medyo mahaba-haba yung video na ito. Umabot 30 minutes, no? Dahil nga, Jesus Maria, itong po nila ni Lenny Robredo talaga, oo. Oh.